welcome back for another vlog. For today's video po, I'm going to show you what's inside my balikbayan box. So ano nga ba nasa loob ng balikbayan box ko? Tara, samahan niyo po ako guys. Isa-isahin natin. So ito po yung balikbayan box ko. Kung makikita niyo, medyo puno na siya. Pero konti pa lang talaga yung laman niya. Mukha lang siyang puno kasi hindi pa naka-organize yung mga laman niya. Kumbaga, kada tuwing Saturday ko and tuwing pupunta ako ng supermarket o ng mall, bumibili ako ng pakunti-kunti and then nilalagay ko lang siya dyan. So ayan siya. Medyo magulo siya. So isa-isahin natin. So ayan, ang una niyo makikita is pagkain. So it's a dates bar. Masarap siyang tinapay. Meron siyang halong dates na matamis. So, yun yung palaman niya. And then, syempre tape ng Makati Express. Makati Express baka naman. And meron din tayong perfume na panlalaki. So, baka ibibigay ko to sa tatay ko. Meron din tayong perfume na pambabae. Ibibigay ko naman to sa nanay ko. What else? Meron ba din po tayo dito? Last week. So, bali mga damit to mix. Pinagsama-sama ko lang siya. And also have, meron tayo ditong pang mount ng TV. Ayan. Ayan. And then, meron din tayo ditong mga baso. I think napasama na to sa dati kong vlog. Meron din tayong pichel. And then, mga baso ulit. Bags. Ito sa pinakamayang stamp ito. Kasi ang cute niya. Bali, ano siya. Para siyang lampara sa atin. Pero candle holder siya. Na may bubog. So, maganda siyang pang display kung saan-saan. And syempre, mas maganda kapag meron siyang nakalagay na candle. And ito, meron din tayong panglagay na dessert. Para siyang bowl. Siyang panglagay ng dessert. And then, itong malaking white na to, bali, two boxes siya. Ilaw siya para sa dining table. Parang drop light siya na may mahabang cord. And then, black color siya. Binali ko siya sa IKEA dito sa may festival mall. So, medyo malaki siya, kaya medyo mahirap siyang ipakita. Two box siya. And guys, I'm going to show you. Medyo mahirap lang talaga siya. So, ito yung tubos na yun. Ayan. Ayan pa. Meron pa siyang mga ibang parts sa loob. Pero hindi ko na makuha kasi medyo mahirap. So, bali drop light siya para sa dining. Ayan, ganyan. Mahaba siya. So, meron din tayo ditong bag. Bibigay ko sa kapatid kong lalaki. And meron din medias. Yung mga sapatos din tayo dito. Ayan. Sapatos. And of course, meron tayo ditong lagay ng water container para pwede siya palagay sa ref actually. And meron din tayo dito babasagin din. Baso ako. Baso ako. And then ito din. And plates. Maraming plates. Mga babasagin na plato. Meron din mga baso. And so on. Meron din food warmer. Ano pa ba? Ito mga baso pa rin. Puro baso. Pagpasensyahan nyo na, puro plato and puro baso yung laman ng balikbayan box ko. Tuloy na paghahalata ang wala kaming plato sa Pilipinas na plastic-plastic lang yung ginagamit namin. Usually, ang pinapadala ko sa box is mga grocery and mga chocolates. Pero this time, kasi nagpapagawa ko ng dream house ko, so I decided na puro
gamit lang sa bahay yung ilalagay ko sa aking balikbayan box para pagdating sa Pilipinas, kapag natapos na yung pinapagawa kong balikbayan box, yung pinapagawa kong dream house is puro bago na yung mga gamit na darating or puro bago na yung gamit na mailalagay dun sa dream house ko. So, yun. So, wala naman ako ng balikbayan box every year. Talagang walang pala yun. Every year, nagpapadala ako ng balikbayan box. But, this time, ngayon lang talagang mangyayari na wala ako masyadong grocery items or chocolate na ilalagay sa box. Kundi talaga mga gamit lang muna sa bahay this time. Siyempre kasi excited na rin akong matapos yung bahay ko and makalipat kami doon para makikita mo lahat ng gamit sa mga bago, as in yung pinaghirapan mo talaga. Actually marami pa siya sa loob. Kaya lang medyo mataas kasi yung box, hindi ko na maabot. Meron pa siya sa pinakadulo doon. Doon, kung makikita niyo doon. Kaya nga lang, kagaya na sinabi ko, mataas yung box. Marami pa siya sa ilalim. May mga damit pa rin siya. Ito kasi puro baso na to eh. Kasi nga, ayan. Ang ganyan sa dulo-dulo niya, pinggan din yun. So, ayan po. So, ayan po yung laman ng balikbayan box. Kagaya na sinabi ko kanina, hindi pa siya puno. Mukha lang siyang madami kasi hindi pa naka-organize yung box. Pero kung makikita nyo naman, ayan, nagkalat sila ngayon. Yung iba nandun pa sa loob, hindi ko na makuha kasi nasa ilalim. Medyo malalim kasi itong box. And yan. Actually, for almost 6 years, so almost 7 years ako dito sa UAE. Ito lang talaga yung tanging courier company na pinagkakatiwalaan ko, which is yung Makati Express. Kasi talagang on time sila kung mag-deliver and then walang damage and walang nawawalaan sa mga pinapadala ko. So like what I said, 6 or 7 years na ako dito. Almost 7 years na ako dito and lagi ako sa kanila. Sa kanila lang ako nagtitiwala kasi never pa akong naka-experience ng bad thing sa kanila kasi ang ganda nila, unlike sa other courier company na maraming nangawalang items o may nasisirang items, sobrang delay. Pero Makati Express ako. Wala akong masasabing pangit sa kanila dahil ang ganda ng service nila. So guys, yun lamang po for today's vlog and I hope nagustuhan niyo po itong video ko. And kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo and huwag yun na rin pong kalimutan itap yung notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod kong upload na video. And gusto ko pong pasalamatan lahat po ng mga subscribers ko at lahat ng mga nanonood ng videos ko. Shoutout po sa inyo lahat guys. Hindi ko na po kayo may isa-isa. God bless all po. Bye!